Nakatira ako sa sityo bato-bato. Simple lang ang mga tao dito. Kumakayod kahit mahirap ang buhay. Kung magkulang minsan, nagdarasal na lang kami. Isang araw, may narinig akong ingay mula sa malayo. May mga bisita palang paparating. Nagpakilala ang mga bisita. Sila daw ang Slamat Lord na kasama ni Noynoy at Mar patungo sa landas ng pagbabago. Apat at tunay na pagbabago. Si Sonia Rocco pala ay isang inang guro. Isusulong niya ang edukasyon para sa lahat. Number 51 sa balota. General Danny Lim ay magiging na general na nanindigan laban sa korupsyon. Ikinulong at nawalay sa pamilya, ngunit naninindigan pa rin para sa tama. Si Teacher Nyarik Acosta naman ay nagtatanggol sa kalikasan para sa kinabukasan ng mga bata. Pinaalala niya sa amin na kung kaya natin isipin, kaya natin gawin. Si Dr. Martin Bautista ang tanging doktor na tumatakbo sa pagkasenador. Siya ang magtataguyod ng kalusugan ng bayan at tutulong sa may hirap na di makabili ng gamot. Si Attorney Alex Lacson ang sumulat ng libro Good Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. Bawat taon, nililibot niya ang buong bansa upang ipamahagi ang mensahe nito sa kabataan. Si T.G. Ingona talagang galit sa buhaya. Pinagtatanggol niya ang mga pondo para mapakinabangan ng taong bayan. Si Yasmin Lau ay para sa kapayapaan at kababaihan. Isusulong niya ang kapayapaan sa Mindanao dahil ito ay susi ng pag-unlad ng Pilipinas. Si Sir Chismeña ay isang subok ng lingkod bayan na nakipaglaban para sa katarungan ng martial law. Pinunahan niya ang pagpapatayo ng napakaraming naan at paaralan. Si Rufy Piason ang big bro ng pamilyang Pilipino. Naniniwala siya na ang pagbabago ay makikita sa malakas at malusog na pamilya. Si Ralph Rito ang takapagsulong ng maunlad na ekonomiya at infrastruktura. Nais niyang mabigyan ang taong bayan ng sagarotan sa trabaho. Si Rizal Altiveros, tunay na palaban. Hinding-hindi niya ipapaubaya ang kapakanan ng bayan at kababaihan sa mga korap. Hello, pagbabago ang bati niya. Si Frank Drilon, big man na nagtanggol sa pundasyon ng hustisya. Siya ang magsusulong ng katarungan para sa mahirap man o mayaman. Marami akong natutunan sa mensahe ng grupong Salamat Lord. Yung mga tao palang gaya nila na may malasakit sa bayan, kahit panay kami kayod, umaasa kaming kikinhawa sa landas ng pagbabago. Salamat Lord! At matatapang sila ang kailangan.